Lion. Nilinis sa photo ni Mother. Dito po yung paglilinis. Yan. Diyan lang na part yung hugasan ng tubig. Sa may ulo. Yan. So, hindi na siya kukunan ng tinae or ganito, hasang. Pipiliin ni Mother yung may malaki tsaka maliit. Kasi ba ang presyo ng maliit at yung malaking isda? So, ganun lang kung paglinis ng isda, yung hasang lang niya yung linisin. I-arrange ang paglagay sa kaldero. At lagyan ng asin.
bigat po, no? Ayan, sinain na. Ayan, so latan pa man siya ngayon. Hindi pa na mga alauna, alas dos. Papalambutin muna siya for, so papalambutin siya for almost 6 to 7 hours. So yan po ang sikreto ng kaniyang inununan. Hayaan po siyang kumulo kasi lalabas pa yung tubig niya. Kasi lalabas pa yung tubig niya. So, yan yung magpapalambot sa kanya. Yung tubig na lalabas. So, almost 6 to 7 hours po ang pagpapakulo sa kanya. Pag, kung sa Bisaya pa, ang paglata sa isda. Yan. Ulo, buto, walang sayang kasi makakain siya. So, abangan natin mamaya yung pagtimpla ni Mama. So, stay tuned. Hi, Milagwing. So, morning ngayon and nagmamaylo kami. And my fiance. Oh, masa ko wala focus din. So yan, yan ang ulam namin. Ito na. Chan mo diyan. So dito kami maghihintay sa inununan sa aming munting terrace. Yan. Oh, daw makikita natin yung inununan. Yan. Kapunta! Kapunin kita! So, tingnan nyo, mainit na. It's already 10 a.m. in the morning. 10 ba din? Yeah. So, tingnan natin. 8, 9. So, 3 hours na. So mag-aantay pa tayo ng few more hours kasi 7 hours yun na palambutin. So stay tuned. So ano, tingnan nyo. So magtimpla ni si mother ng suka. Ano nang gitilawan? Hindi naman ay kuan. Kaya mo parat. Ang karang yung sakto naman ay nakustom na. Isang pitsil ng suka yung nilagay niya. One half kilo of oil. Ang init.
again. And hayaan siyang kumulo. So kulang pa daw yung suka, so mag-a-add na naman siya, mag-a-add si mother ng suka. So it's already 3 p.m.